ako po ay nagplano na bumalik, hindi ko po alam kung tatanggapin pa ako ng mga tao sa pagbabalik ko, kung may trabaho pa akong ladatnan o may mga producers pa nagagawa sa akin. Nagkaroon po ako ng takot din noon. Kaya lang, ang nanguna po sa aking puso ay ang aking kapatid na si Buboy, sapagkat hindi ko pwede hindi siya makita ng ganoong katagal. Kaya talagang nung pauwi po ako ay dahilan sa kanya. Ngunit nagkataon naman po nang mabalitaan ng TV5 na uuwi po ako, nagkaroon din po sila ng alok sa akin na lumabas sa TV5 at pinudrata po ako ng 3 taon sa kanila. Kaya maganda naman po yung aking pagbalik dito sa Pilipinas. At ginawa ko po unang-una ang pelikulang Thy Womb. Na noong araw po na nag-shooting kami ng Thy Womb sa Tawi-Tawi, wala kami ginawa ng aking direktor na si Direktor Dante Brillante, kundi maghalakhakan. Sabi ko, Direk, wala ba tayo medyo mahirap-hirap namang mga eksena dyan? Sabi ko ganun, dahil pagising sa umaga, alas 6 ng umaga, gigising kami, tapos nung mag-almusal, alas 7 po, nasa gitna na kami ng dagat. Kaya nung pagbalik ko dito sa Manila, hindi nyo ako makikilala sa kaitiman lalo. Hindi ko alam kung galit sa atin si Direk o ano eh. Talaga maghapon po yan, nasa gitna po kami ng lako. At isa pa po, sa isang hindi ko makakalimutan sa eksena na ginawa namin sa Thy Womb, ay noong binaril po yung asawa ko na si Bembol Rocco. At ang sabi, walang sinabi si Direk na tatalo na po doon sa bangka, basta't ang sinabi lang sa akin, pag nabaril si Bembol, basta't isasalba mo yung asawa mo ha. Sabi ko, anong gagawin ko pag isasalba ko? Siyempre tatalo na po. Kaya nung binaril si Bembol at malayo yung tinalo na ni Bembol, talagang tumalo na rin po ako, mabuti na lang ho. At ako'y natutong lumangoy sa probinsya ng langoy aso. Siyempre sa probinsya, di ba, inog lang po yung pinutok nung pag gusto nyong maligo sa batis lang yata. Yun po, na lahat pa nata ng dumi and doon, tinatapon. Yun po, totoo po yun. At yun ang isang eksena na hindi ko makakalimutan sa Thy Womb. Pero nung pagkatapos ng pelikula, sa aking puso para bang wala akong ginawang mahirap. Hindi naman po sa nagmamalaki ako, pero siguro sa isang pelikulang dapat gawin ng isang artista ay hindi lamang para bigyan kayo ng isang karakter na kailangan umiyak kayo ng matindi o sumigaw kayo ng matindi, makipag-away. Kung hindi, may mga eksena sa isang pelikula na kahit na hindi kayo mag-dialogue o hindi kayo magsalita ng kahit nakapiraso man lang, ay maipapakita ninyo sa pamamagitan, sabi nga nila, sa akin daw nakikita nila sa mata. Pero sa akin naman, suspecha po, kapag isinapuso ninyo ang inyong ginagawa, lalo na ang isang eksena sa pelikula, at may kapareha kayo, o kahit naman nag-iisa kayo, pag naramdaman ninyo sa puso ang ginagawa ninyo, kusang lalabas at lalabas kung ano yung eksenang hinihingi ng isang direktor at kung ano yung eksenang hinihingi ng karakter sa eksena. Kaya yun lang po ang lagi kong sinasabi na mga gusto mag-artista, hindi ko kayo kailangan mag... Ang workshop po ay malaking tulong sa isang artista. Pero minsan ang workshop para sa akin, hindi na siguro kinakailangan din ng isang artista, pero kailangan, hindi kailangan. Sa akin po, kasi pag ang kailangan din siguro yung pag pumasok kayo bilang artista, yun nga po, tinanggap ninyo ang isang trabaho, isa puso ninyo, hindi lamang sa pagiging artista. Lahat ng trabaho, sa kung yun ang pag-uusapan, basta't nasa puso, hindi mo kayo magkakamali. Tulad ng yung condemned naman po na ginawa ko, may eksena doon. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Yes. Kasi patalong-talong ko eh, para magpatalong-talong din yata ang isip ko. Hindi. Yung condemned, ang eksena hindi ko makakalimutan sa condemned. Ito po,
ang hindi sinusunog ang pera importante sa atin yun. Yung eksena po, kasi sa condemned kasi dahil sa, hindi na ako mahiya sa inyo, pero huwag niyo naman akong pipintasan, oo, pero nagsasabi po ako ng totoo. Kapag may problema po ako, at gumagawa ako ng, salamat po. Sometime mamaya. Maraming salamat, sorry po. Sa set, umiinom po ako. Bahagya lang naman, nakakaisang bote lang ho ako. Bahagya na. Lalo na po, hindi ho, hindi naman ako tumadol, konti lang. Hindi ho, lalo na pagka, yung, pagka may problema lang naman po ako, at alam niyo naman, ako lang mag-isa naman ang talagang katulong ko, sarili ko. Wala ako ibang nakakatulong, kaya minsan sinasarili ko lang ang mga problema, doon po ako umiinom. Eh, ma-shooting ako kinabukasan. Di, ano, ma-eksena po ako doon sa condemned. Nandun po ako sa likod ng folk arts, ang eksena namin. Nasa bangka ako, ako lang mag-isa. Eh, gabi na po noon, medyo napaparami na yung aking mga 15 litros, mga ganun. Konti pa lang. And siyempre, nung mag-action si Direk Mario, sa kanasingan ko, nahulog ako doon sa bangka. Si Direk Mario naman, hindi naman kinat yung ano, eksena. Kakawag-kawag ngayon ako doon sa ano, para makaahon ako at makabalik doon sa bangka. Hindi niya kinat hanggang sa awa ng Diyos po ay nawala ang lasing ko dahil nahirapan po ako sa pag-akyat doon sa bangka. Ayun, doon naman po yung eksena namin. Hindi naman yun ulit. Direk Mario, meron ako gagawin Direk. May shooting po ba tayo? Alam ko na kaya. Ganun po. Lagi nang nangyayari nun. Sarbayo po ako sa ano, pagka may shooting po ako, Diyos ko. May mga insidente nga po na yung mga kasamahan ko, tinataguan ko ng sapatos. Hanap na hanap yung pala nakatago yung sapatos. Hanggang maaawa ko dahil umiiyak na. Saka ko lang nilalabas. May mga ano ko, no, pakaliwa pa ng istorya yung diretsyo. O parang hindi naman mo tayo masyado nakapormal. Hindi ako sa dahil sa formal yung nakikita kong mga kausap ko dahil sa ako po ay malungkutin pero masayahing tao. Lalo na po pagdating sa mga ganito. Ako anong maisip ko, yun ang sinasabi ko, baka sakaling tumawa ho kayo, tumawa ho kayo. Ay nako. Yung justicia naman po, ang isang pinakagusto kong eksena noon, doon sa justicia, ay ang away namin ni Romney. Yung pagbalil. Yung pagbalil doon. Pinutol na nung editor. Pinabalik ko kasi parang hindi ko yata naramdaman yung eksena nung pinutol. Sabi ko, Direk, nawala yata yung highlight ng aming pag-aaway. Kaya binalik naman. Nandun ba yung binalik? Alam mo, si Papo, may iba naman po ako. Si Papo, si Kuya Lu Veloso. Madalas ko po makasama sa pelikula. Kasama. Ay, po kayo. Tawag ka. Bakira po si Papo. Kaya Papo po ang tawag ko sa kanya dahil nasanay po kami nung ginagawa namin ng dementia. Ayan. Napakabait na tao si Papo. Kayo naman nung magsalita. At sasalita. Ayun, napakapalad ko po na makasama. Salamat po. Ano pangalan niyo? Ano size na sapatos niyo? Maraming salamat sa pagkakataon na ako'y napasama at nakasama ng nag-iisang superstar ng bayan na si Miss Nora. Ang pelikulang Dementia at ngayon ay ipapalabas sa Cannes yung Taklo.
Hindi daw eh, walang budget. Sabi niyo po sa akin, hindi ba bago nila akong matuloy eh. Kasi, nagkahagila pa ako ng sponsor. Ano nga sasabihin ko kanina, nakalimutan ko tuloy. Ang katotohanan, masakit man o mahirap, kailangang tanggapin. Ito ay isang kasangkapan upang magtanong, magbigay ng katuturan, at magpalaya sa ating kaisipan at damdamin. Ako po ay mapalad na maging alagad ng siling at batid ko ang kahalagahan nito sa paghubog ng kaisipan at damdamin ng isang individual at ng isang bayan. At hanggat may isang tao na nanonood at manunood ng aking mga pelikulang ginagawa, hindi po ako titigil sa paggawa ng mga pelikulang may kapuluhan at katuturan sa ating mga buhay. Mga kaibigan, nais ko magpasalamat muli sa mga fans. Sa pagkakataong ito, magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po ang naging isang superstar o higit sa taya. Miss Nora Malor. So, ngayon po ay nadako naman tayo sa ilang mga katanungan.